Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Ang atin pong pag-uusapan sa video na ito ay tungkol po dito sa mga Philippine old coins na pagmamay-ari ng ating kabarya. Sa larawan po na ito ay ating nakikita ang 7 piraso ng mga lumang barya kung saan ang 2 po sa mga ito ay foreign coins. Ang 3 naman po ay mga 10 centimos coin at ang 2 naman po ay 25 centimos coin. Ako po si Pinoy Coin Hunter at ako po ay nangongolekta ng mga lumang barya, particular po ang mga lumang barya dito sa Pilipinas. Kaya bilang isa pong kolektor ng mga lumang barya, kailangan ko pong bumili ng mga lumang barya para makompleto ang aking koleksyon. Ang aking libangan na ito ay matagal ko na rin po itong ginagawa, kaya meron po akong sapat na nalalaman tungkol sa bentahan ng mga lumang barya. Kaya maaari po kayong magtanong kung ano ang presyo o halaga ng inyong hawak na mga lumang barya. Pero mas makakabuti na rin po kung meron kayong maipapakitang larawan ng mga ito. Atin na pong balikan ang mga koleksyon ng ating kabarya dito. Hindi ko po matutukoy ang presyo ng 2 foreign coins na ito sapagkat ang sakop po ng aking nalalaman ay tungkol lamang po sa ating sariling mga lumang barya. Pagdating naman po dito sa 10 centimos at 25 centimos, hindi ko na rin masabi kung ano ang value o halaga ng mga ito. Dapat po nating malaman na kailangan po nating malaman ang taon ng mga ito na atin pong makikita sa kabilang bahagi ng mga ito. Sapagkat ang taon ng isang lumang barya ay meron po itong malaking kaugnayan sa magiging presyo po nito ngayon. Kaya para po sa nagmamay-ari ng mga lumang barya na ito, ikinalulungkot ko po na hindi ko po masasabi kung ano ang value o halaga ng iyong mga ipinakitang lumang barya sa larawan na ito. Paano po tayo magkakaroon ng sariling pananaw o estimasyon sa value o halaga ng isang lumang barya? Una po ay i-check lamang po natin ang mint mark at ang taon ng ating lumang barya. Sa pamamagitan po ng pagsuri sa mint mark nito, agad po nating malalaman kung ang ating lumang barya ay garantisadong tunay at gawa ayon sa mga opisyal na impormasyon ukol dito. Pangalawa ay suriin po nating mabuti ang ating lumang barya kung meron pong pagkakamali sa pagkakagawa nito, kung saan ay mas kilala po ito sa tawag na error coin. Kung ang ating hawak na lumang barya ay nagkataon po na may pagkakamali sa pagkakagawa nito o isa po itong error coin, mas tumataas po ang value o halaga nito. Pangatlo ay alamin po natin kung may demand o kung maraming naghahanap sa ating lumang barya na gusto nating ibenta. Kaya kung ang ating lumang barya ay bihira at marami pong naghahanap nito, mabilis po natin itong mabenta agad. Pang-apat ay ang metal composition o ang ginamit na material sa ating lumang barya. Karamihan po sa mga mamahaling lumang barya ay gawa po sa mga mamahaling material na silver, gold at platinum. Panglima ay ang maayos po nitong pagkakatago. Sadyang mas mahal po talaga ang halaga ng isang lumang barya kung ito po ay maayos nating inalagaan at tinago ng mabuti. Isang mahalagang paalala lamang po sa lahat ng ating mga kabarya na gustong ibenta ang kanilang lumang barya, huwag na huwag po ninyo itong lilinisin. Sapagkat kung lilinisin po natin ito, maaari lamang po itong makadagdag ng mga gasgas na siyang magiging dahilan para bumaba ang presyo nito. Higit sa lahat ay ingatan po nating mabuti ang ating mga lumang barya at maayos po nating itago ang mga ito. At ayan po mga kabarya, dito po nagtatapos ang ating video na ito.
Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa mga lumang barya na ating napag-usapan dito. Para po ulit sa mga bago pa lamang dito sa aking YouTube channel na ito, kayo po ay malugod kong inaanyayahan para mag-subscribe. Paki-click na rin po ang bell notification icon para kayo po ay laging updated sa aking mga bagong videos. Maaari na rin po ninyo itong i-share sa inyong mga kaibigan at mga kakilala. Salamat po mga kabarya. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.